Obama yung MDC-ACNC, Sir Councilor, Mr. Richard San Juan. Okay? May napalapakan! Magpapagin ko mo kayo kasi kilala ka sa katagang to eh. Good evening, ladies and gentlemen! Yes! Ayun, mag-narinig yan, di ba? Good evening, ladies and gentlemen! Yes! Yung mic lang po yun, ha? Okay? So, pakitabi ko may katabi mo, sabihin mo, yayaman ka. Yayaman ka! Kailangan nyo may tulak, sabihin mo, yayaman ka! Yayaman ka! Hindi mo, parang may galit kayo ngayon, eh. Ano kailangan din? Wala ito, sabihin mo, yayaman ka! Yayaman ka! Sabi kami nga sa mga sabihin mo, basta mag-great life ka. Pero hindi mo rin makatabi mo, sabihin mo, do you want to have a great life? Do you want to have a great life? Yes! Sabihin mo, okay, once again, good evening, ladies and gentlemen! Good evening! Okay, so by the way, sino yung mga first time na ako nakita? Taas mo kamay. First time na ako nakita, okay? Napakaswerte yun ninyo. By the way, my name is Alvin Mandigues. What's my name again? Alvin! Okay, so yung ano na lang, clicker, okay? So, di ba ang gagaling ng mga host? Okay ba, pakipalapan natin yung mga host natin? And of course, our first chair, si Mr. Nobu. Pakipalapakan naman po natin. Kento guys, mga 5 minutes ako kasi kinakabahan talaga ako. 5 minutes ang tapos ang kwentuhan na natin. Okay lang mo ba? Pero okay lang ba yung 5 minuto na yun? Okay lang ba nakatingin ko kayo sa akin? Yes! Walang kukurap. Yes! Walang lalabas. Ang lalabas, hindi yayaman. Okay? Biro lang ako, biro lang ako. Kasi nayaman ka pa, pati sige, papasungin niyo ko yung iba. Okay? So, by the way, my name is Alvin Mandigues. I'm 26 years old right now. Okay, mukha lang akong 30. Okay, so I started in this industry at the age of 16. So, I'm a freshman po during that time sa USD. So, just a short background about myself. So, ito po. Yan kami ng mga barakada ko at that time. Sa USD po, nag-aral kasi ako ng maigi. Hindi kami galing sa may kayang pamilya. Okay ho? Kaso nga lang ho, alam ko medyo gas-gas na to sa iba. Anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate pa makahanap ka ng magandang trabaho. Magandang trabaho. Yan yung parating nasa isip ko noon. You know, ang pinaka-goal ko talagang course at that time is geography po sa UP. UP, Los Baños. But at that time, ang pinaka-uso kasing course is nursing and HRM. So, nagustuhan ko rin kasi uniform nila sa US, kaya nag-go na ako doon. Pero, ladies and gentlemen, at that time, ang utak ko ako kasi noon, talaga makaalis ng bansa. Tama po ba? At that time, sabi ko nga kasi, ang pangarap ng nanay ko, anak, gusto ko makita kita sa hotel, nakaayos ka, naka-coat ka. Yung parang ang bango-bango mo tignan. Ganon. Ganon yung gusto ko sa pangarap. Yun yung pangarap ng parents ko at that time. So, when I was in USC, nag-aaral na mabuti, naging best in thesis ako. I was supposed to be sent sa Springfield, USA. So, ipapakita ko yung thesis ko at that time. So, may 8 countries akong dapat pupuntahan, including Greece, Hong Kong, kasi talagang ipepresent namin. The only problem at that time, wala ko akong pera. So, yung mga ka-teammates ko, kasi yung mga ka-teammates ko sa thesis, sila yung overall top notcher ng UST. The top 1 and top 2 at that time. So, nung time po na yun, talagang sabi ko, ay, gustong-gusto ko sa mama, kaso nga lang, hindi ko kaya ko ng budget po namin. So, upon graduating po, sabi ko, mama, talagang, nung na-invite kasi ako sa network marketing, hindi ko siya masyadong seneryoso at that time. Kasi, pinapaliwanagan ako ng million-million at that time, pero sa totoo lang, 300 pesos masaya na yung 16 years old. Tama po ba? Pag may cost ni 16 years old, huwag niyo yung masyadong, kikita ka ng 1 million, 2 million, huwag niyo yung ganit. Umpisa niyo muna ako sa mga medyo maliliit, mas makikinig ko siya nun. So, at that time, nung I decided to do na mag-full-time talaga sa network marketing at the age of 19. Okay, so, nag-work ako before, hindi ko nababanggitin yung company po na Cherry Mobile, okay? So, napakalaya sa course ko, no? So, I was sent in Palawan, in Sultan Kudarat at that time, di ba ko? Pero sabi ko nga po, nag-last na ako ng mga 2 months doon, then I decided talaga na i-pursue yung network marketing. Sabi ko nga kasi, if 1 year walang mangyari sa akin, I can easily go back sa pagkatrabaho, tama po ba? Fast forward, okay, so yan. Ilan sa mga activities namin during college, di ba? Medyo makakulit, tama po ba? Okay, so ito yung family ko, okay? Yeah. So, tatay, nanay, kapatid, lahat ko kami medyo malalaking tao mo talaga. Okay, yung bunso ko namin kapatid kasi height ko. Okay, so, sila yung deepest way ko kung bakit ko ginagawa yung ganitong negosyo. Tama po ba?
my family. So sabi ko nga, nakita ko kasi yung magulang ko kung gano'n talaga sila talagang, sino yung mga parents dito? Taso ba kayo? Okay, pakapirapan ko natin yung mga parents dito. Kasi alam ko kung gano'ng kahirap magpaaral ng mga bata ko ngayon. When I graduated from USD, siguro ang percent namin is around 70,000 pesos. That was 2012. Sa tingin nyo, magkano na ako ngayon? Kung may mga anak pa kayo, mga chikita, maliliit pa, siguro pag yan nag-college siya, baka 200,000, 300,000 percent na yan. Tama po ba? With the current inflation rate, saka yung mga train loan, mga added tax, tama po ba? So, importante naglalagay tayo ng mga pagdag income. Okay? So, ladies and gentlemen, yan. Of course, kasama ko sa business naman natin, yung... I said to be wife, the last day, tayo ang hindi ko pwede. So, propose naman sa kanya mga roughly 3 days ago, di ba? Buti nag-yes naman. Okay? So, yung ginagawa namin kasi, you know, if you have a partner, simple mga may partner dito, taas ko kamay. Okay? Yung mga single, huwag ko kayo mag-alala kasi dito nyo makikita. Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Di ba? Okay? So, maganda kasi, kasama nyo yung partner ko ninyo sa business. Tama po ba? Kasi siyempre, ako kasi, pagdating sa presentation, di ba? Ayan, minakakita na sa likod. Ang dawan, okay? Okay, di ba? So, pagdating sa presentation ako, pero pagdating sa mga training, sa mga technicalities, yung girlfriend ko naman yung magaling ko dyan. So, kasi may kanya-kanyang galing bawat isa. Tama po ba? Then also, of course, yan yung itsura mo dati. Okay? Kamukha ko ba? Parang naduduwal ka mo. Di ba? So, mas mukha ba akong bata ngayon, no? I was 21 years old at that time. Di ba mukhang bouncer? Okay, di ba? Tingnan nyo naman, grabe. Kasi yun, sabi ko, hindi ko may galing sa may kayang pamilya. Pero at that time kasi, parang first time ko nakakaranas ng buffet. So, maya-maya, buffet kami ng buffet. Ayan, napunta tuloy sa mukha ko lang ng inaay. Diba? Pero siyempre, mas importante na yung ngayon. Ladies and gentlemen, mind you, yung spirulina po natin, sobra-sobrang ganda. Yes! Sobra-sobrang ganda. Of course, actually, lahat ng product na natin. Pero kung meron ako isang pinaka-favorite sa our spirulina, a few days ago kasi nagpa-check ako dun sa pinag-gyman ko, okay? Yung metabolism ko is for a 16-year-old. So, kasi 2 weeks prior to that, pang 17 years old, and I was taking a lot of spirulina at that time. Kaya pala sabi ko, parang hindi ako tumataba. Kasi ang ginagawa ng spirulina is protein, talagang magbibuild yung mga muscles po ninyo. Okay? Kaya sabi ko nga po, you have to be the product of your own product. Okay, ganyan kaganda yung mga products ko natin. Then at the same time, no, pakita ko lang na konti bago ko magkwento talaga. No, ito yung sa mga team ko, from Laguna, Batangas. Yes. So yung team namin sa Batangas. Yan yung mga distributor ko, di ba? So yung mga kanag-banner. Okay? May manager kayo. Okay? Then, ayan, ito naman yung team ko sa Singapore. Nakakatawa po, no? Sabihin nyo nga yung word na courage. Courage. Sabihin nyo, dapat medyo call yung courage. 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 Courage, di ba? So, at that time, one of my distributors from Singapore, actually, started with one. Okay, started with one po. Then, minessage ko lang siya sa FB. Then, akala nga niya ibang company yung sasalihan ko niya at that time. Pero alam niyo po ba, sabi niyo yung word na to, credibility. Credibility. Alam niyo kahit talagang magkakaibang grupo kami from our former company, nung nalaman niya na ako yung magiging mentor niya, she said yes right away. Alam niyo po ba, darating yung panahon, sabi ko nga ho, maiibay pa tayo ng mga landas, magkakaroon kaibay ba mga businesses po ninyo, tama po ba? Lahat dahil true great life, tama po ba? Then, pero pagdating ng panahon, may mamingit kayong tao, if maganda yung credibility mo, your name, naku, tao na lalapit po sa iyo, naniniwala ko pa kayo dyan. Yes, you know, this is my team in Singapore. In 3 weeks, they managed to sold around more than 100 packages. So imagine mo yun. Then lumaki sila na lumaki. Nanganap na iba-ibang team po yan. Lahat kami puro online lang. Alam niyo po ba gano'ng katindi yung great life? Kasi nung sinabi ko pa ng great life, pangalan pa lang umuho na po yung tao. Tama po ba? Kapag tinanong ka, Sir, do you want to have a great life? Yes. Sir, do you want to have a great life? Nakangiti ka pa, di ba? May tawa ba sinabi mo, do you want to have a great life? No! Wala naman gano'n, di ba? Lahat yes ang sinasabi, tama po ba? Nakakatawa pa sa negosyo natin, ang pinaka-goal natin is magkaroon ng balance ng buhay. Kasi, ito ah, kailangan nyo itodo ng itodo. Sabihin nyo mga, itodo ko ngayon! Itodo ko ngayon! Kailangan
Kaya ako conviction yung, ma'am, yung mga hindi yung tumutodo, nininis na ako kasi nalang isisi. Okay, hindi yung bibigyan ng cue ko naman. Hindi, joke lang. Sabihin nyo nga ako, itutodo ko ngayon! Ladies and gentlemen, mind you, 2 to 3 years from now, bilang lang kayo ng panahon, lahat ng nasa mga kwarto nito, basta hindi titigil, walang mag-cook, ibibigay ng todo, malalim dapat ang dahilan, kayo po yung mga susunod na magiging sigurado po yan. Sigurado po yan. Claim it. Okay, natatandaan ko yung mga mukha nyo kasi usually sa mga event ng Late Life kami, nag-hosting na Coach Rack, tsaka nila Miss AC, and of course, soon sila Sir Richard San Juan, di ba? Tatandaan mo namin yan. Okay lang mo ba pag dumating yung time na inawardan mo kayo sa stage, okay lang mo ba magpa-picture po ako sa inyo? Yes! Okay lang mo ba? Yes! I'm so excited sa mga mangyayari po sa inyo kasi alam niyo po, napakarami mga great news na pinipigilan lang talaga ng management natin sabihin. Kasi para ma-excite kayo na ma-excite ng lalo. Pero alam niyo po, sasabihin niyo sa sarili niyo, buti na lang part ako ng great life. Yes, sige mo sabihin. Yes, talagang totoo po yan. Totoo po yan. Alam niyo po, sa ngayon, parang kasi ilang months pala naman tayo, 3 months. Sa ngayon, nagkukwentuhan pala tayo ng mga ganyan. Pero darating yung time, nasabay-sabay na tayo nagpa-part ng mga sports car natin. Yes! Tama po ba? Sabay-sabay na tayo nag-a-attend ng mga blessing ng mga bahay nyo. Yes. Tama po ba? Yung mga lupain, mga resort, mga apartment. Tama po ba? Iba-iba mga traditional business. That is because of Great Life. Tama po ba? Nung sumali kayo sa Great Life because may nakita kayo, tama po ba? Yung vision na nakita po ninyo, regalo yan from God. Kasi kayo lang po nakakita po niyan. Kung napakita sa inyo ng Panginoon through vision po yan, kaya-kaya nyo yung magawa po yan. Siyempre, kailangan trabahuhin po natin. Naniniwala ko ba kayo doon? Yes! Hindi pwede konting hirap lang, quit na. Tandaan po ninyo, ang pagtatrabaho at pagninegosyo, parehas ang mahirap, magkaiba lang ng resulta. Tama po ba? Di ba rin trabahuhin ko ito na todo? Di ba rin mapuwi, mapagod, pawisan, mga muhin ng konti? Tama? Pero kung nag-aantay naman sa akin magandang future ng family ko. Yes! Yes! Tama? Okay, so yan, para mapakita ko lang. Okay, this was our first sales, first day namin, sa team namin. Alam niyo po ba, I was praying to God at that time. Sabi ko, Lord, kahit 10 package lang po. Kahit 10 package lang po. Kasi we started from zero kami ng girlfriend, ng soon to be wife ko na. Okay? Yes, masarap sabihin eh. Pagkaroon din sa hawak ngayon sinasin ko. Di ba, kinikilig. Diba? Sabi ko, Lord, kahit po 10 package lang. Pero alam niyo po ba, talagang, kung para dito ka talaga. What's meant for you will not pass you by. Dinala ka dito for a deeper reason. Tandaan niyo po, I'm just going to share you one story. May isang lalaki kasi na aeroplano, nag-crash. Siya lang yung survivor. Okay, napunta siya sa isang isla. And in order for him to survive, kailangan niya magtayo ng mga sticks. Kasi gagawa siya ng parang tent. Kasi marami, nasa winter na siya, marami doon mga wild animals, na pwedeng tumuklaw sa kanya sa gabi. Tama po? Nakikinig po ba lahat? Yes. So siyempre, pinaghihirapan niya yun kasi talaga sabi niya, ito na. Kasi para makasurvive po ba siya? Tama po? So at that time, talagang todo gawa niya. Nung nagawa niya, umulan. Kumidlat. Nung kumidlat, tinamaan yung hat niya, nasunog. Alam niyo po ba at that time sabi niya, Panginoon, ano po ba ito? Bakit napakadami ko ng mga pinagdadaanan? Nag-crash na yung plane ko, ako na lang survivor, yung nagawa ko pang hat, nasunog pa. Pero alam niyo, ladies and gentlemen, nung nasunog pala yung hat na ginawa niya, may parating na aeroplano, nakita yung apoy. Masalba siya. Tama po ba? Ganito po kasi yan. Marami po sa atin yung mga pinagdadaanan, talagang minsan mahirap, tama po ba? May mga problema. Kasi ako nabubuhay po tayong problema, nandiyan lang po yan. Tama po ba? Kung ayaw mo magkaroon ng problema, alam mo na, huwag niyo mong gagawin mo yung kasalanan sa Panginoon mo yun, di ba? Pero, okay, ladies and gentlemen, alam niyo po, may mga bagay lang kailangan mangyari para mapuntahan kung saan ka talaga. Yes! Tama? Naniniwala ko na kayo. The process may be painful. You don't have to understand, you just have to trust Him. Yes. Ladies and gentlemen, napunta ka dito sa kwartong ito. Kasi you can have many excuses. Pwede kang umuwi eh. Tama po ba? Pwede mo sabihin, masakit yung child, masakit yung ulo, may problema sa bahay, yung nanganak yung asuno. Ganyan, lahat pwede mo lang sabihin. Tama po ba? Pero the mere fact na nandito ka,
May dahilan po yan. Tatandaan ninyo, walang tanim na nasayang. Walang tanim na nasayang. Lahat ng pinagtatanim po ninyo ngayon, later on, 1 to 2 years from now, lahat po yan, aani. At papalapahan kayo sa stage. Either smart Yes, maalala nyo po yung sinabi ko. Tatandaan po niyan, walang tanim na nasayang. Sabihin nyo nga ho, walang tanim na nasayang. Okay? So ladies and gentlemen, diba, medyo patapos na tayo, diba? Yan yung setting namin. The second day, third day, hanggang hindi ko na po masyado na po yung sa iba. Diba? Sabi ko nga, talagang ibang klase talagang pag-serving and bless. Pero kailangan, syempre, tatrabahuin po natin. Tama po ba? Tama? Kumbaga, ganito po. When I was invited dito sa ganitong company, sa company ko natin, without even knowing the name, the products, alam niyo po, I just said yes right away sa golden opportunity. Nung nalaman ko po kung sino yung may-ari. I know, alam niyo, sasabihin ko sa inyo, lahat ng bagay para umasenso ka, nandito na sa Great Life. We have the best president in the industry. We have the best management team. We have the best product lines. Soon, more product lines na ilalabas natin. This coming June 9. Di ba? Marketing plan. Incentive program. At ang pinaka-partner dito, God-centered sa kayong heart ng mga nagmamayari. Tama po ba? Trainings kompleto na. Yung mga trainers nyo, yung mga coaches ninyo nandyan para umagapay sa inyo. Ngayon, kapag hindi ka pa umasenso dito, isa na yung sabihin niya. Ikaw na yung may problema. Tandaan po ninyo, 95% ng success nyo dito magagaling sa inyo, 5% magagaling sa mga coaches po ninyo. Tama po ba? And always remember this before I end this. Always remember this one. Know your deepest why bakit mo gagawin yung great life. Kailangan alam mo kung bakit mo gagawin ito. Kasi mahirap tumakbo nang hindi mo alam ang finish line. Tama? Tama or tama? Tama! Tapi ka tabi mo, sabi mo, alam mo ba ang finish line? Alam mo ba ang finish line? Kasi mamindi alam, di ba? Okay, with that, alam nyo ladies and gentlemen, napakagaling nung nag-share po natin, no? Pero babalik muna sa ating mga host. With that, again, I'm Ali Maligas, to God be all the glory, proud to be part of Great Life!